Lahat ko na. It's so nice naman here in residence in here in Tagaytay. Look, oh, the air is so sariwa, no? And like, it's so peaceful, it's so beautiful. Not like in, ano, Corpus Park. Ang babanto ka mga tao, papangit pa. Tsaka manay, tingnan mo, oh, ang ganda ng tupa. Wala ba kayo niyan? Hindi yan tupa, no? Ano yan? Malit na, ano, na, ano ba yun? Ano? Hindi. Matatawa niyo naman. Camel. Paano naging camel yan? Mapanda. Kasi ang camel, mahaba ang leg. Oh, hindi ba? Hindi, alam mo, in fairness, gusto ko talaga dito kasi alam mo, parang gusto ko dito magpakasal. Parang garden wedding, may mga flowers, daffodils, roses. Sabagay, bagay ka dito magpakasal. Dati ka mo, lumulan-ulan. Parang lumuluha ang langit. Naman may gusto sa'yo, no? Meron, no? Meron. Teka lang, Ate Mingming. Sigurado ka ba sa pinagsasasabi mo nagsumod pakasal? Of course! Sure ako doon. Garden wedding ang gusto ko. Kasi alam mo, Ate Mingming, medyo natitense ako sa mga pinagsasabi mo. Parang nag-worry ako. Bakit? Kasi pag nagkataong nagpakasal ka at nagkaroon ka ng anak, my God! Kawawa mga tao sa mundo! Kasi dadami ka! Hindi pwede yun! Oo nga! Dadami! Dadami rin ang camel, no? Oo! Yan! Kamis, alam mo ng camel yan. Pero hindi, pag mag-aasawa kayo, dapat katulad ng mapapakasawa ni Girly. Napakayaman! Tignan mo, binigyan ako ng ano, anong kwintas, no? Parang dinesign to ni Wessie Kisumbing, no? Tsaka mga hikaw, oh, tsaka to Roces. Binigay lahat to sa akin nun. Oo nga. At pinamili pa tayo, ha? At hindi lang yan, Manay. Tingnan mo, ako binigyan pa ako ng jamon earrings, di ba? Ikaw, binigyan ako, meron akong isang marami, fully bid na munggo. Hindi! Hindi yung munggo holy niya, gaga. Hindi! Perlas yan, Manay. Tsaka alam mo, Timingming, hubarin mo na dahil hindi bagay sa'yo, no? Oy, sorry ka. Gusto mo bilhin? Ah, sige. 5 pesos. 5.50. Sol! Okay. Oh, game, akin na. Dali. Kala ko may going once, twice pa. Hindi na, tama na. Teka muna, asa ba yung girly na yan? Para maipakilala tayo sa misteryosong boyfriend niya, no? Alam mo, gusto ko na mag-thank you sa mga nag-shopping-shopping. Diyos ko, imagine mo, binigyan pa tayo ng mga ala-alas, diba? Oh? Ano ba to? Si Ate Girly, hanapin na natin. Ayan. Ayan. Ate Girly? Ba't parang namamatanda si Girly? Para mausog, laway natin. Hindi kaya ano? Hindi kaya mangkukulay yung boyfriend nito. Ate Girly! Ate Girly, baka naman pwedeng ipakilala mo kami dun sa... Girly! 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 Sino ba yun, Ate Girly? Ikakasal na ako. Hey! Asa yung... Oh my God! Asa yung boyfriend mo? Kailala mo kami! Wala lang, kakilang reaction. Kaya mo! Hindi ka lang, kailangan ko na ako. Daddy! So, malatingin sa akin ng camel. Ano mo ikaw talaga? Kakasal na ako. Kakasal na ako. Kakasal na ako. Panay! Kailangan natin hanapin si Daddy! Hindi pwede ikasal si Ate Girly! Dalino, halika na! Sinabi mo eh. Nasaan ba si Girly? Iyon nga eh. Magpapakasal na si Tita Girly. Oh, ayun. Sila na ito mo. Bakit mo kami sinusundan dito? Eh, may pinalita sa akin si Baby. Eh, si Girly raw mag-aasawa na. Totoo ba yun, Mimi? Nako, correct. Tama ka dyan. At wala makapagpapigil pa sa kanya. At huwag mo na siyang habulin, no? Dahil hindi mo na siya mahabol. Dahil napakayaman ng boyfriend niya. Ikaw ba kaya mo kami ibili ng ganito kadami? Oo, dami. Sabi ko si Daddy. At saka tignan mo, Daboy. Makakabili ka ba ng mga ganyan sisew? Alalak! Ang boyfriend niya, ang boyfriend ni Girly, binili yan! Sisew ba yan? Sisew pala niyan, ha? Sisew na boyfriend! My God, Dad! Wala tayong laban doon! Wala nga tayong manok! Sila malalaking sisew! Ang laki ng itlog niyan! Oh my God! Diba? Nasaan ba si Girly? Kailangan mag-usap muna kami! Ay nako, hindi ko siya mahanap. I'm sure ngayon, nagalabing-labing sila nung mysterious boyfriend niya. Somewhere. Hindi pwedeng gawin sa akin ni Girly ito! Bakit? Ano ka ba niya? Tara, yun para silang, wala silang pinagkain mo, ano, arwana. So nga, hindi arwana yan, iguana. Ay, sorry, saan siya?
Ay! Ate Ming, ate! Ate! Uy, namatanda ata ito eh. Hindi, alam mo, ayaw ka lang talaga kausapin kasi zoologs ka. Tita Girly, are you okay? Tingnan mo. Teka lang, kasi alam mo, hindi ka nakaka-feel eh. Dead ba ka sa Earth? Tita Girly, you know what? My dad is looking for you all over the Philippines. Tita Girly, are you okay? Dead ma? Tita Girly, are you okay? Yun, talk to mo. Medyo lang, wag niyo ako intindihan. Naguguluhan lang ako sa mga pangyayari. Masyadong nabibigla ako eh. Alam niyo, bilis ng mga nangyayari sa buhay ko, hindi ko akalain magiging ganito. Naka naman ako, I'm sure, Diyos ko. Ang haba-haba ng buhok mo ate. Pasensya na, pakang ko ba? Oo nga haba eh. Ng buhok, saka ang ano mo, ang hasang mo, pulang-pula. Parang kumikiwal-kiwal ka pa. Parang ang bulating nga lagi ng asin. Kumikiwal-kiwal. Alam mo. Ay, nako. Alam niwala. Alam mo, ate, alam mo, ate Girly, huwag mo na pinagpapansin to si ate Mingming. So, kasi ito, wala mo lang itong karoma-romantic sa katawan. Oh. Ako talaga, alam mo, I believe in whirlwind romance. Whirlwind? Oo, di ba? Whirlwind. Di ba parang bang tipong ipo-ipo, parang bang typhoon na ikaw ay tinatangay-tangay. Oh. And you can't make laban-laban because you can't make bawi-bawi. You know, like that. Kaya ako talaga, I believe in whirlwind romance. So, yeah. Sus! Ay, talaga naman. Miss Romance, whatever, o ano man yan. Ay, nako, I'm sure yan, ang pangit niyan. Ang tanda-tanda na, tapos yung parang yung white flower ginagawang kulon. Ganon yung mga itsura ng mga tanda. Magno ka na, as ang pangit, tapos ang daming had-had. Masyado kang negative. Ay, hindi rin. Hindi. Alam mo, ang pangit yan. Look, ay, saksay ka ng pangit. Swerte talaga si Tita Girly. Ang tanda lang yan, matanda ko matanda na yan. Nakugugugod na. Hi, man. Hello. Ay, karot ni Bran. Han. By the way, this is Pendoy. Meet the girls, Ming and Baby. This is my honey. Umalis nga dyan. Ang amin si Ming, yes or no? Hi. Makuluban ka mo, Ming Ming? Nuknukan ng lansa. Bakit? Bakit parang malansa? Eh, bossing, ano ba talaga problema? Ba't parang aburido ka? Ano nga? Girly. Papakasal na. Ha? Magpapakasal, hindi na! Tagpatin mo sa'yo! Celebration! Sino ba gusto mo, diba? Sino ba na gusto mo, diba? Sino ba na gusto mo, diba? Pihira ka naman. Ba't ako magse-celebrate? At ba't ako matutuwa? E sa ibang magpapakasal? Ay! Pihira sa akin, eh. Eh, kanino, bossing? Natanong ko ba yun? Ika nga ni Rod Navarro, eh. Pag sa kakisigan kong ito, patay na tulya lang, hindi bubuka. Kanina pa, di sa akin, don't worry, that silly girl. See, I know she's in love with me since time immemorial. At ipinagkalap mo. Ilan mo na nga ako dyan, baka ihulog kita rin. Ihit ang ulo mo, ano nang sinasabi mo? Hindi naman sa akin papakasal yun, bossing. Bibiro lang naman ako eh. Actually, dito lang ako, out lang ako. Eh, parang napakabilis naman ang pangyayari, bossing. Ba't naman? Talagang napakabilis. Sabi nga ni Manay, nakilala lang niya ito sa sementeryo. Isang byudo, kamamatay lang ng asawa. Baka siya pa nga pumatay doon sa asawa niya. Nagkataon lang, nagpunta si Girly doon sa sementeryo. Nagkakilala sila. Ganong kabilis. Kailan sila nagkakilala, bossing? Last week lang. Isang linggo? Oo. Isang linggo? Ay, nung Monday lang yan. Cheap naman, sobrang cheap mo. Para naman hindi ko alam yan. Pero, si Girly, nabubulagan lang yun. Bulag? Bulag si Girly? Akala ko magpapakasal. Cheap, nabubulagan. Ang ibig sabihin yung hindi lang alam yung ginagawa. Ay, mahirap talaga. Hindi mo alam talaga gagawin mo pag bulag ka. Yung bingi nga, ang hirap na eh. Oh. Sino kaya sumundot ng mata mo? Cheap! Ewan ko, bahala ka, Chief. Eh, bossing, mabuti pa nan, ha? Hanapin natin si Girly. Halika na. Kailangan, tulungan niyo ako. Kailangan, hindi matuloy yung kasal ni Girly. Ano? Hi. Napasin mo ba? Amin. Yan, lahat yung nakikita mo. Yan, lahat siya. Ganda nga eh.
Ngayon na maging asawa na kita, edi sa'yo na rin yan. Talaga? Pero Han, naguguluhan pa rin ako eh. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Imagine mo, no, isang linggo lang, nakita kita, umiiyak ka sa puntod ng asawa mo, umihikbi ka, tapos biglang ngayon, ito tayo na. Gusto mo akong pakasalan, parang ang bilis ng lahat. Mabibilisan ka pa niya. Ba't pa natin patatagalin? Eh, siguro si Lilian na rin ang may gusto na magkakilala tayo. I mean, isang linggo na rin siya namamatay. Maybe she wants me to move on with my life. And makahanap ako ng bagong mamahalan. At ikaw yun. Pwede? Salamat. Pero, mabibilisan pa din ako eh. Naku naman, ba't pa natin patatagalin yan? Pwede naman natin gawin ngayon. Ha? By the way, tayo muna, ikaw ba handang-handa ka sa kasal natin bukas? Bukas na? Yes. Oy, di ba pinag-usapan na natin yan? Yeah, but... No. But what about my gown? Don't worry. Wala kang iintindihan. Because I took care of everything. What about my gown, honey? The gown? I got the best PD designers in the country to design the gown for you. Oh. Ang gagawin mo na, pumili ka na. Halika na. Oh my God. Oh! O si, o, ha? Pumili ka lang! Han, totoo ba to? Eh, paano yung food? The food? Come here. Oh. Itong sample ng menu natin tomorrow. Gusto mo tumikim ka? Hindi. Okay lang. Masarap yan. Medyo nabibilisan lang ako. Eh, yung mom and dad mo. Di ba kailangan nasa wedding sila? I called dad in London. And mom in Switzerland. At saka ibang relatives na yun, from Papua New Guinea, from Australia, from Switzerland, from Germany, at Afghanistan. They're all flying together tomorrow. Talaga? Han, saan mo naman plano tayo magpakasal? Well, the original plan was sa batasan. Pero meron na ako doon. Kaya ayoko na. Ayok? Gusto ko original. Manila Cathedral. Han, hindi na original. Ang dami nang nagpakasal doon. Ano ba? Wait. I've arranged that the whole altar ilalabas at doon tayo sa labas papas. Oh, talaga? Yeah. Sino yung magkakasal sa atin? Of course, Cardinal Sin. Han, mahina na siya eh. Hinaakay na nga yun. Tsaka ang dami nang nagpakasal doon. Ayoko. Robert Reyes? Han, yun yung paring takbo ng takbo. Baka mamaya makinakasal tayo, tumakbo siya, dala-dala ang birhen. Ayoko nun. Wait a minute. Okay na sa akin. Gusto... No. I'll make a phone call. Hello? John Paul? Oh. Pwede ka tomorrow? Yeah. No. For tomorrow. Pope John Paul ba yan? No, pinsan ko. Baby ka. Daddy, you gotta make your move now na. You gotta fight for your right. As in, now na! Oo, ano mo, bossing? Kung talagang gusto mong mapasayo si Girly at hindi ka maunahan ng lalaki nyo, kailangan kumilos ka na ngayon! Ama! Ano ang paglaban yan? Ama! Kailangan tayong kumilos na. Hindi ngayon. Kailan pa? Baka ipasara na ang pabrika. Anong pabrika? Di ba, magwe-welga tayo? Gagawa akong placard. Chief! Anong magwe-welga? Nandito tayo. Nandito tayo sa Tagaytay, ha? Para tulungan si Bossing sa problema na kay Girly. Bakit? Nasaan ba si Daboy? Ito ko, Chief. Ay! Diyan ka pala. Hindi pa lang nagtetek. Alam mo, tama na. Okay, enough! Alam mo, Chief, you better shut up. Because every time you open your mouth, there is a disaster, alam mo? Dapat ikaw dead ba ko sa earth? Nakakainis ka! Okay, ha? Kaya, alam mo, Dad? A disaster din ako. Ang pinakamaganda dyan, Dad, ha? Eh, fight for your right now na. Ang ibig sabihin nun, kailangan mo nang ipaglaban ang pag-ibig mo kay Tita Girly. Dapat mag-propose ka na sa kanya now na. Anak, baka too late na yun. Eh, magpapakasal na nga sila. Saka sabi ni Mingming at ni Manay,
eh, talagang decided na si Girly na magpakasal talaga. Eh, so wala na yun. Yun nga, Dad. Kaya kailangan mo mag-propose sa kanya para magkaroon ng choice si Tita Girly. Gets mo, Dad? Hmm. Sige. Sige. Dapat nga siguro. Paglabang na yung pagmamahal ko kay Girly. Dapat mahanap natin siya. Yes. Now na! Narinig mo yun? Ha? Jeep. Now na! Sabi mo yung pinapasabi ko sa'yo. Oo nga eh. Hirap na hirap na nga ako, kahahanap sa kanya eh. Kung saan-saan na akong area dito ng 4 squares of this Tagaytay, hinanap ko pero hindi ko makita eh. Pero alam mo, she left a letter sa guard. Nag-iwan siyang sulat. Yeah, here it is, oh. You want to read? Si Daboy sumulat? Oo, iniwan niya sa guard. Dear Girly, congratulations sa nalalapit na kasal mo. I'm so kakak hopi. Ah, hindi. Hindi hopi yan. Happy yan. Happy. Happy. Gold luck sa'yo at sa mapapangasa. Bakit gold luck? Hindi gold luck yan. Luck yan. L-A-C-K-E. O gold luck, oh. Bobo talaga sa spelling yung si Daboy. Sana maging maligaya kay forever. Best wishes, Daboy. Bakit ganun? Alam mo, parang kulang yan eh. Parang supposedly may isusulat pa yan dito eh. Parang may PS yan dito eh. Parang dapat nakalagay PS. May you have many, many more weddings to come. Ay, ikaw yata sumulat nito, ay, eh! Hindi ganyang kapangit ang penmanship ko, ha? Hindi ikaw sumulat nito, si Daboy. Siya sumulat niyan. Pero tinumusulat niya, no? Parang walang ka-concern sa'yo, no? Nga, no? Eh. Alam mo, mahal na mahal ko si Pendo, eh. Pero, mahal ko din si Daboy. Naguguluhan na nga ako. Hindi ko alam kung sino pipiliin ko sa kanila. Mahirap nga yan. Ang tinatawag yan na... two shots in one bites. Pero alam mo, wala siyang ka-concern dito sa'yo, no? Sa sulat pa lang niya, no? Sigurado kung wala si Daboy dito, hindi niya ako sinundan dito. Kasi ang alam ko, nandiyan si Daboy eh. Nandito siya para puntahan ako. Andiyan siya siguro. Sumunod niyo, nandito yun. Pero hindi naman komot pumunta siya dito eh. Ikaw na lang ang susundan niya. You know, there are many reasons bakit nagpupunta rito. Ikaw. For example, ikaw, para magpakasal. For example, on my part, para makapag-relax. Yung iba naman dyan, para tumingin-tingin ng mga, yung mga heights ba, lalo yung mga hydrophobia, yung mga afraid of heights. Yan, titingin-tingin sila dyan, para mawala siguro yung lula nila. Yung iba naman, para may makatagpo lang. Anong ibig mo sabihin makatagpo? Yung may, ano, may makatagpo dito. Gusto mo eh, alam mo eh, this is a lovely place, baka may, ano, you know. Kuyang-yangan, gano'n? Yan. Ibig mo sabihin, si Daboy may kakuyang-yangan? Oh? Ah, hindi naman ako naniniwala dyan. Hindi naman ganun tao si Daboy, ano, gentleman yun. Wala akong sinabi. I don't utter a word. I don't lift a finger. I don't want to say anything. Tsaka hindi ako yung tipo ng kiss and tell, ah. If you don't kiss me, I won't tell. Now, you want me to tell? Eh, wala naman akong magawa. Wala ka namang mapili. Gusto ko ma'am sila palitan pareho. Wala kang makitang iba dyan. Pag tumingin ako doon, si Chief Lobat, eh, yung matandang yun, mukhang hindi pa nakakaisa. Tulog na yun eh. Si Emo, napakapatpatin. Bagay. Ano mo ba sabihin nila sa pagpatpatin daw eh? Malaki ang ano. Ang? Bukong-bukong, tsaka kasukasuan. Oo, oh, akala ko. Kaya lang, hindi talaga eh. Hindi yun tinitibok ng puso ko eh. Alam mo, dyan sa presinto nyo, o presinto natin eh, that includes me, ando na ako eh. Puro mga reject tao dyan eh. Lalo yung sila Daboy, no? Ang papangit nila, no? No? Puro mga abnormal, no? At ang mentality, Diyos ko, sumasayad sa lupa. Ang mga IQ niya, ako 165 IQ ko. Kung titingin ka lang sa paligid mo, alam mo, nako-confess ka lang, eh, nalilito kayo or confess. Confess ba o compute? Compute ka siguro. Alam mo, kung titingin ka lang, andito ko, you'll find a lucky guy beside you standing 165 pounds in the bantamweight division. At saka, hindi mo na itatanong, ha? Ang lahi ko, Portuguese. Ano Portuguese? Portuguese, my bloodline, 60% Portuguese, 40% lang yung Dalmatian. Konti lang ispat ko dito, dalawa lang, oh. Sumipit ko.
Paano mo nasabi Portuguese kaya yung pangit-pangit mo? Geke, recently ko lang, kailan ko lang nalaman. Yung grandmother ko, grandparents ko, actually hindi ko kamag-anak yun. Lola ko lang sa mother side. Alam mo, sabi niya sa akin pag pinapalo ako, Portuguese kang bata ka, kukuha ng kawayan niya, no? Hinahatag, Portuguese kang bata ka. Po, kaliwat ka na ng ha. Parang Kastila, ang lulupit. Ayoko na kaya kita kausap! Portuguese ano, no? Ka! Wait! Ano, kuha natin ko si Daboy. Balak sa buhay mo. Ko, oh, para si Kismut yun. Wow. Alam mo kung sinong umuwi lang nakawala, no? Ay, Kismut! Ay! Si Girly, nakita mo na? Oo, nakita ko na, nakita ko. Andiyan lang kanina, nakita ko diyan si Girly. Eh, nakita mo na pala, ba't hindi mo kami tinimbrihan? Eh, bakit ko naman kayo titimbrihan? Ano ba kayo, mga doorbell? Napakapiloso po nitong gagawin to. Ay, ikaw, Kismut, ha? Napapansin ko nitong mga huling araw, ha? Masyado kang nagiging... makakalimutin. Saka, sleeping on the job ka. Pagdating natin sa Maynila, Kismut, paalala mo, ha? Mememohan kita sa pagiging... makakalimutin. Okay. Dapat, Chip, memohan mo sarili mo, eh. Ano yung emox? Tignan mo, nakalimutan mo na agad, Chip. Eh, Chip, ang sinabi ko, memohan mo dapat si Kismut pagdating natin ng Maynila. Natutulog sa trabaho, palagi pa nakakalimutan ng mga, ano, absent-minded, Chip. Teka. Daboy, bakit hindi mo i-text o tawagan si Girly pa mag-set kayo ng oras at lugar para magkita kayo, para mag-usap kayo? Sir, Chief, ginawa ko na yun. Kaya lang, tinatawag ako sa cellphone na out of coverage area, out of reach. Eh, pero hindi, i-text ko na lang. Daboy. Oh. Daboy, yan ang huwag mong gagawin. Of all these things in the world, huwag mong gagawin i-text siya o tawagan man lang siya. Eh, bakit naman? Eh, kabilin-bilinin niya sa akin yan eh. Ayaw ka raw makausap, ayaw ka makatext, ayaw ka maisip, ayaw... Lahat ayaw niya sa'yo, galit na galit. Ayaw niyang maistorbo yung lovey dudes nila ni... Sino yun? Pendoy? Kung ganun, talagang... Ayaw na niya akong makita. Mismo, bilin niya sa akin yan. Sige. Eh, ikaw na maya ka na naman eh. Ang hihina na naman ang loob mo eh. Oh, dinadaga ka na naman sa dibdib. Bosing, huwag ka magpapaniwala dyan kay Kismut. Isa sa pong sinabi niyan, labing isa mali, no? Hey, naririnig ko kayo. I hear you. You mean my ratio is 12 to none? Sabagay, may point ka sa sinabi mong yan. Oo nga, duda ako dyan kay Kismut eh. Eh, huwag kayong mag-aan dyan. Sinungaling yan. Palagay ko, itong hinayupak na itong dahilan. Kaya hindi kami nagkikita ni Girly. Bakit gano'n? Tayo mga Pilipino, may kaugalian tayo eh. Pag wala yung tao, niyayari natin, pinag-uusapan natin. Pero kayo, andito ako, I am exist, a flesh and blood. Andito ako, pinag-uusapan niyo ako, naririnig ko kayo. Hindi man lang kayo tumitigil. Here I am, oh, oh. Here I am. Chief, waste of time na pakinggan natin itong hinayupak na ito. Ito ang panggulo eh. Alis na tayo. Yeah. Sana mahuli ng gwardiya lagi sa kulungan, no? Kanina ka pa namin hinahanap! As in, we've been looking for you all over the world! Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo, Girly? Talaga bang in love ka dun sa papa pindot mo? Hindi, pindoy! Pindoy pala, oh. Parang nahuhulog yung love ko sa kanya, Nay. Eh, kasi naman eh, wala din naman mangyayari sa amin ni Daboy. Hindi naman niya ako iniintindi na hindi nga sa sumunod dito. Hindi niya inaalala kung ano man nangyayari sa akin. Parang wala siyang concern. Sabihin mo nga. Hindi totoo yan. Humina akong ka, Girly. Kanina ka pa niya hinahanap ni Daboy? Kanina pa siya. Naghahanap sa'yo. Nandito si Daboy? Oh, yeah, Daddy's here. Eh, bakit sabi ni Kismut? Oh, dito ka iyo. May kalokadidan daw si Daboy na babae. Ate Girly. Eh, baka naman ako yung nakita ni Kismut. Ikaw ang kalokadidang ni Daboy? Hindi, sama naman ang isip mo. Eh, kasi ganito nga eh. Malungkot nga si Daboy. Nagkaroon kami ng serious talking about each other. Eh, ang sabi nga niya, sama-sama ng loob niya. Lalo na nung malaman na ikakasal ka pala kay Pendoy. Kaya yun, usap kami ng mga Tagalang, puso sa puso.
kanya-kanyang damdamin, pinarating namin sa isa't isa. Tapos hanggang sa nawala kami sa aming mga sarili. Ha? Nangyari yung gusto ko at hindi dapat mangyari. Ano? 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 Yung salamin, yung salamin. Binato niya ng bottom beer. Basag. Ha? Bakit? Eh, sama nga ng lube. Eh. Buti nga, hindi sa mukha ko binato. Talaga? Talaga? Sayang, so, lang sa mukha mo na lang. May pagmamahal pala si Daboy sa akin. Naman. Pero, kailangan kong humingi pa rin ng sign kay Lord para malaman ko kung sino talaga ang pakakasalan ko sa kanilang dalawa. Tama. Kailangan ng divine intervention? Course. Intervention. Invention? Pero, para malaman natin. Anong sign? Anong sign ng ibuti? Anong sign ng hingin? Kung ano kayo maganda? Ako, alam ko na kung sino ang may pinakamalaking... Pinakamalaking ano? Pinakamalaking bank account. Yun ang pakakasalan. Mukha kang pera. Dapat. Hindi, si Pendoy na yon. Kaagad. Parang wala na tayong pinagpilian. Paano yung ilaban yung daddy mo? Ibahin natin. Ibahin natin. Ibase natin sa pinaka... Yung mga kasampu. Yung ano? Mga kasampu, I love you in 10 seconds. Ah, corny naman. Ito na lang. Corny nga talaga. Sige. Lord, sana binago na lang. Kung sino po sa kanilang dalawa ang magbibigay ng 3 puting flowers na roses, yun ang pakakasalan ko. Lord? Yun ang sign na hindi. Lord, sana... Oh my God! 3 white roses. Oh God! Thank ikaw you. Na nga. Galing-galing mo, babes. My affection to you. Thank you. Oh no! You're the one! Yeah! Why? Meron pa bang iba? Huh? Go, Dad! Go, Dad! Go, Bossy! Puting rosas para sa'yo. Saan mo lang pinitaas ang matukaling? Eh, alam ko namang paborito mo yan eh. Kulat! Nalilito naman ako nito. Grabe, ang ganda mo, Ning. Dalawa-dalawa yan, no? Oo. Ang ganda. Hi! Sandali lang. Girls, excuse me. Girly, galing pa ito sa Garden of Eden. I brought you a bouquet of flowers. Anong bouquet? Bouquet! Bouquet? Sorry, I forget. Lord, ba't naman pati ito? Sinama mo pa sa sign mo. Ayoko na, Lord. Bigyan mo ako ng katinuan ng sarili. Exit friend na ako. Hangi! Hangi! Dad! Daddy! Kilos! Alam mo, ang bigat nang dinadala kong problema. Pero yung dalawa-dalawa sila, sabay pa at pareho silang matimbang sa puso ko. Kung ikaw, anong gagawin mo? Bagay, mas maganda ka tayo ang mo dyan. Nag-iisa ka, wala kang problema. Pero, ayoko naman yata ng tsura mo dyan kung magkakaganyan ako. Mabuti na yung may dalawang nag-aaway sa akin. Pero, ano talaga masasabi mo? Payong naman ako. Ba't tayo mo magsalita? Alam mo, ikaw wala kang kwenta kausap eh. Oo. Girlie? Oh! Han. Patay na ano pa? Atensya ka na nga, na. Eh, nag-iisip ako kasi. Naguguluhan ako. Gusto mo paluto ko yan? Ay, wag, Han. Kausap ko yan. Mabait yan. Hala ko gusto mo kainin. At saka, bihira na yung ganyan ngayon. Han, kasi kala ko nagkakalabuan na kami ni Daboy. Okay na sana, matimbang ka na sa akin. Kaso dumating siya, sinundan niya ako. Kaya, ito, nagulo na naman isip ko. Hindi naman ako nagmamadali eh. Actually, meron pa tayong exactly 18 hours para mag-decide. Sino ba talaga? Si Daboy ba o ako? Honey? Ay, pareho kayo matimbang sa akin eh. Han, sana naman eh, kapag nag-decision ka eh, bigyan mo naman ako mas mabigat na timbang. Pero alam mo, patas akong lumaban. Kaya kita mo, gusto ko sana ibigay ito sa'yo. Para pag-isip ka, hindi ka naman mahirapan. Han, ang mamahal nito ah. Han, ang laki ng earrings nito. Han, ito yung mga dati ko na sa Wednesday. Wednesday? Kala ko ba Lilian yung pangalan ng yumao mong asawa? Hindi ako nga pala kasi ang tawag sa kanya Wednesday. Sana naman, kung mamarapatin, kung papayag kay Wednesday na rin tawag ko sa'yo. Ay! Oo, walang problema yon, Han.
Walang problema. Okay talaga? Lang sa akin. Oo. Sige, iwan ko na sa'yo ito para makapag-isip-isip ka. Basta tandaan mo lang, ako, patas akong lumaban. Sino ba talaga? Pipili ka? Si Daboy o ako? Diba? Ano, pwede mag-isip ako muna. Sige, mag-isip ka. Thanks for your understanding. No problem. Okay lang yan. Sige, enjoy mo muna yan, ha? Bye, ha. Isipin mo mabuti, ha? Hi, Daboy. Ano yan? Feeds. Pakainin lang. Ay, wag. Busog na nga. Tingnan mo. Ay, ano, hindi na makandaan. So, busog na nga. Ganun ba? Ano yan? Para sa'yo, siopaw asado. Alam ko, paborito mo ito. Wow, ang sweet mo naman, Daboy. Talagang nag-crave ako sa siopaw. Paano mo nalaman? Alam ko, baka nagugutom ka na. Ayaw akong nalilipasan ka ng gutom. Ah, ba't nandito ka? May sasabihin ka ba? Wala. May pakikita lang ako sa'yo. Ano yan? Ito. Jajajajajang! Ba't meron ka nito? Ha? Baby picture ko to, ha? Saan mo ito nakuha? Tingnan mo. Tingnan mo. Maliit pa ako. Ang tambok na ng ano ko, di ba? Nang pisngi ko. Oo nga. Paano mo nakuha to? Ito yung nawawala. Ito yung nawawala. Hinahanap ko to. Saan mo ito kinuha? Ganito yun. Matagal na sa akin yan eh. Mga bata pa nga tayo. Nag-tinitingnan ko yung album mo. Nakitan ako. Kinupit ko, tinago mo. Hanggang ngayon nasa akin. Oo, sabi ko na nga ba, maliit pa tayo, may pagnanasa ka na sa akin, Daboy eh. Sabihin mo na. Ikaw nga dyan eh. Ano? Nung mga bata pa tayo, naliligo ako, sinisilipan mo rin ako. Uy, hindi ako yun ah. Ikaw yun. Hindi, naku, wala ko maninit. Kung baka babae kong tao, maninilip ako. Pinalsikan nga kita ng sabon na yung tubig na may sabon eh. Namuli yung mata mo pagpasok ko sa pwede. Ako ba yun? Ako ba yun? Ikaw naman. Huwag na natin pag-usapan yung maliit na bagay lang naman yung nakita ko eh. Sa bagay, mga maliit bata pa tayo nun. Oo nga, wala namang mali siya. Pero, sumihin ko. Ako? Oo. Baka naman dito siya ako, kumain ka. Tapos, bibili kita ng soft drink, babalik ako rito. Bila. Wala na. Nachope. Walang niya. Paano ngayon yan? Boy, kasahan mo na ba? Kasahan mo ka na, Girly? Daddy, Daddy, don't disappoint me, ah. Ano, Dad? Wala. Hindi ko pa rin nasabi. Ah! Busing kasi, sabihin mo na. Tingnan mo ako. Pag may nararamdaman ako, sinasabi ko kagad. Di ba, honey? Dapat ko na yung nararamdaman mo, nilalabas mo na. Lalabas mo na, lalabas. Lalabas na nga, lalabas pa rin. Ano ko ba naman, Daboy? Ba't di ka magpakalalaki? Di mo ako gayahin. Ha? Magiging alanganin ang labas ko niyan. Ano ba ito? Alam mo, Dad, dapat sabihin mo na yan eh. Alam mo, dapat talaga, Dad, sabihin mo na. Sayang si Tita Girly pag nawala sa'yo. Tama. Sabihin na yan. Kung gusto niyo ako nalang magkasabi, kasama ko sa bahay, ako nalang magkasabi. Excuse me, hoy. Si Mia, ka lang eh. Kapatid ko yung maganda pa, ako na magsabi, Daboy. Hindi na, para walang away, ako na magsasabi. Oh. Yun? Yan, maganda! Teka muna! Teka muna! Ayan si Bossing, matapang talaga! Ayan si Bossing, palaban talaga! Get out! You go, Daddy. That's right, Daddy. Gagawin ko. Hindi pwedeng mawala si Girly sa akin. Naku! Kahit na wala naman akong panlaban dyan kay Pindoy na yan, kundi yung dakila akong pagmamahal. Pupuntahan ko na. Ay, Dad, may kulang doon. Ano? Sa guwapo mong yan, may nabong ka talaga, Dad. Ano naman, humble ako, nahihiya akong sabihin. Go, Daddy! Hi, ha? Man! Sorry! May sigasi lang ako sa... Kanina ka pa? Medyo. Dami naman cellphone nito. Monday, Tuesday, hanggang Sunday. Why? Ang yaman-yaman mo talaga. Ang dami nito, ha? Para saan to, Han? Wala lang. It's just... Di ba napapasik? Walang isang Wednesday. Yeah, bakit walang Wednesday?
Eh dahil ikaw sana'y Wednesday, can you be my Wednesday? Baka hindi pa yan dahil hindi pa ako pinapakasalan. Talaga? Oh, ikaw. Ano ang gusto mong cellphone model? Han, baka mapasubo ka. Wala pa din yung gusto ko. Try me. Sige. Gusto ko yung model na 6969. Pero hindi pa siya nilulat. Nasa Australia pa. Huwag kang magalala. Abraham, order mo nga. 6969 kaagad ha. Gusto ko mamaya. Alam mo ba, grabe. Maganda yung phone na yun. Hindi lagi nagamit sa pagpinta na biro lang. Magaling maganda siya. Oo. So, ako ang magiging Wednesday. Oh, Wednesday, yeah, oo. Kasi bakit? Sunday, Saturday. Eh, di para hindi ako malito. What na naman para hindi kayo, hindi ka malito? Ay, ko naman. Kasi paminsan, sabay-sabay kayong tumatawag sa akin, hindi ko na alam kung sinong kausap ko. At least pag ganyan, alam ko kung Monday or Tuesday or Wednesday tumatawag sa akin, di ba? Kami? Oo. Like, what do you mean, friends? Babae? Kami? Asawa ko. So you mean may asawa ka ng Monday, Tuesday hanggang Sunday at makanti tong Wednesday? Oo, ikaw kasi yung Wednesday. Dahil yung namatay mong asawa na si Lilian, siya yung Wednesday, kaya Wednesday ang gusto mong tawag sa akin, gano'n? Correct! Tulungin mo talaga, honey. Alam mo ba, si Martina Monday, si Vanessa Tuesday, tapos yung mga kong asawa si Lilian, siya yung Wednesday, gusto ko ikaw ipalit doon. Thursday naman, ito yung isa kong asawa na... Sandali. Ako pinagloloko mo ko, no? Bago magbigay sa akin yan, ito nabibigay ko sa doctor. Ay! Tawa, magsama-sama kayo ng asawa mong walang ganda. If I know, ha? Mas mukhang babae ka pa sa akin, ano? Kaya dinadaan mo sa mga ganyan, bading ka, bakla. What? Bakla ka, bakla! Girly? Ano nangyari sa'yo? Daboy, niloko niya ako. Daboy, niloko ako ng Ferdinand Fontebella na yun. Eh, paano ka naman niloko nun? Biruin mo. Pinapili niya ako sa pitong cellphone. Mula Monday hanggang Sunday, may mga pangalan. Yung pala, yung pitong cellphone na yun, pitong asawa niya. Yung bakante, yung Wednesday. Yung Wednesday yung namatay niyang asawa. At gusto niya akong pumalik doon. Tapos, walang yang yun. Ang dami-dami palang asawa. Isasama pa ako sa harem niya. Nailab pa naman ako, Daboy. Akala ko siya na yung lalaki para sa akin. Teka, girly. Ang ibig mo sabihin, hindi na matutuloy yung kasal niyo? Hindi, no? Hindi naman ako bobo para sumama sa harem niya. Akala naman niya, mauuto niya ako. Lang niyang panot. Dadaan-daanin pa ako sa mga alahas. Akala niya naman makukuha niya ako sa material na bagay. Siyempre naman, gusto ko. Pag minahal ako ng isang lalaki, o magpapakasal ako. Walang number one sa buhay niya, tsaka wala akong kaagaw. Siyempre naman. Ano yun, Daboy? Ay, wala. Sabi ko siyempre, yung ganda mong yan, dapat ikaw lang talaga. Yung pa yun. Honey, babes. Honey ka dyan. Honey, babes, please forgive me naman. Forgive me, ha? Hoy, magpag-forgive ka dun sa lahi mong hindi ko malaman kung ano. Alam mo ba ang tingin ko sa'yo ngayon, ha? Ganyan, unggoy. Honey, kahit pito ko yung magiging asawa ko, girly, ikaw pa rin ang magiging paborito ko. Dahil Wednesday is my favorite day. I hope sana naman ganun yung pagkakamalas. Wala akong pakialam. So, sorry na namin lahat ng binigay mo. At pwede ba? Umalis ka na? Pare, narinig mo naman sinabi ni Girly. Umalis ka na raw. Okay ba? O, gusto mo pala pang kita dito? Kung ayaw nyo, diwa. Hello? Alex? Hello? Sabo. Naunggoy ka, no? Ha? Naunggoy. Awa naman to si... Minsan tanga din ako. Ganun ba? Minsan lang ba? Ikaw na ba? Bakit may mga candles pa? Tsaka, bakit ganito ang setting ng table? Parang may birthday. Birthday ah. Hindi naman kailangan maging birthday mo para maging special itong gabi nito. Talaga, sinet up ko yan.
Talaga? Anong mga okasyon? Wala lang. Basta. Gusto ko lang magpasiklab. Pasiklab number one. Part niya. Uy, lang ako nakaranas ng ganito. Girly, pasiklab number 2. Pwede ba mag-sayo? Tapakan mo yung paa ko, Daboy. Eh, hirap na yun. Hindi ka naman marunong sumayo kasi. Sorry. Aray. Ouch. Sakit. Nililiit ko pa na dali ko. Aray. Girly? Ha, Daboy? Gusto ko sana ikaw ang babaeng makasayo ko habang buhay. Will you marry me? Daboy naman eh. Hanggang ngayon niloloko mo pa rin ako. Kakainis ka. Ikaw nga magbibiro na... Daboy, tumayo ka nga dyan. Totoo ba yan? Totoo. Will you marry me? Pwede bang iso? Wait. Tumingin ka muna sa akin ng diretso. Ulitin mo yung tanong. Will you marry me?